Hi guys, good morning. Today is April 20. At past 3 a.m. na, dito kami ngayon sa Batangas Port. Batangas Pier, kasi pupunta kami ngayon sa Puerto Galera. So, ito yung first weekend getaway natin. So, 2 days lang kami doon mag-i-stay. Kasi para lang, mag-relax lang. Kasi sobrang stressful sa work. So, kasama ko ngayon ay aking mga friends nandito. Mga office mates ko yung kasama ko ngayon. O kanina nagbiyahe kami sa Cubao, 1 a.m. Nag-outs kami. Ang pamasahe papunta dito from Cubao to Batangas Port ay 238 pesos. Doon kami sa EDSA. May options kayo. Pwede kayo doon sumakay sa Mega Mall sa Alps. Pwede din dito sa Aurora Abbey dito rin sa Cubao. Doon din sa Cubao. Pwede rin kayo sumakay sa Buendia. Pwede rin sa TAP, sa Pasay, sa PITX. So, iba-iba naman bus kami nag-o-offer papunta dito sa Batangas Pier. Then, from Batangas Pier, sasakay kayo ng Roro or Passcraft dito sa Batangas Pier. Yung sabi ko kanina. So, pwede na rin bumili ng ticket. Nandiyan na sila sa loob. So, pagkapasok nyo dito, ito yung ticketing booth nila. Meron kayong mga option dyan dito sa Montenegro Lines. Yan yung Roro. Tapos yung Passcat, yung Passcraft na sasakyan nyo. Ang pamasahe dyan, ranging from 400 to 600 pesos. So, depende. So, syempre pag Roro, mas matagal yung biyahe. Pag Passcraft, mga 45 minutes lang. Ang Roro, less than 2 hours, mga ganun. Depende sa sea conditions. So, yun pa nga mga kasama natin, mga office mates ko. Uy, magpakilala kayo, nahihiya pa sila. Si Jael, si Shen, si Gerald, si Tita Carla, at si Maydel. So, pili tayo kung ano pinaka-early na aalis dito. Let's check. Ito 5 a.m. Ay, nope, kalapan to eh. Saan yung Puerto Galera? Anong oras bumukas? Ah, okay, sige, thank you. So, yung mga open lang na booth pala pag ganitong oras ay yung Kalapan pa lang. Sabi ni Kuya doon daw sa dulo yung Puerto Galera. So, maya-maya na magbubukas yun. So, sarado pa ngayon ticketing outlet, ticketing booth. Aga natin kasi no, wala pang 4 a.m. eh. Ito, may restroom din dito. Tapos may mga kainan na rin dito. Pasalubo, Mr. Dona. Pero sarado pa kasi maaga pa. So, dito sa dulo ang bilihan ng ticket papuntang Puerto Galera. Ito, Montenegro. Ito para MB3C, ito yung fare nila. Batangas, 8 a.m. dito. Ang early. From Batangas to Balatero? Balatero po yan. 8 a.m. ang earliest trip. Dito, MB Isla Cimara. 10:50, ay may 7 a.m. sila. Yan ang fare nila. 500 economy business class. 850, 1,000 yan. Plus. Ayan, pag Roro fare, 500 pub economy. So, may pag-student naman senior or child, may discount naman siya. Ayan, raise na. Passcraft. Ito yung rates sa Passcraft. Regular rates, tourists, that business class rates.
So yung Pascua, mas mabilis yan. Mga 45 minutes lang yan. Miss, may Aurora kaya? 8 a.m. Aurora. Ah. So guys, nakapag-decide na po tayo sa Montenegro Lights na sasakay. Magpa-Pascua tayo, 6 a.m. kasi. Kasi pag Aurora, 8 a.m. So maghintay pa tayo 2 hours. So at least doon, meron pa tayo time para makapag-alagala. Pero ang check-in pa natin ay 1 p.m. So yung pamasahe dito sa Montenegro ay for 600 kasi magpa-Pascua tayo. Pero pag gusto niyo man ng Roro ay 425 pesos lang. So kung may time naman kayo, maganda mag-roro kayo para for experience din. So yung Roro, doon sinasakay yung mga sasakayan doon sa baba nun, tapos yung mga passengers yung sa taas. Guys, so, nakabili na tayo ng tickets. So 6 a.m. ang kinuha namin. Yung pinaka-early kasi dito yung Montenegro, 6 a.m. pero Pascua siya. Ito na yung ticket natin. Ngayon magbabayad tayo ng terminal ticket. Terminal tickets 30 pesos. Diyan tayo magbabayad. Diyan sa mga counter diyan, guys. Alam mo ba ang ganda-ganda ng porta nila? Ang linis-linis, ang lawak. Tapos komportable, aircon, malamig. Diyan tayo magbabayad ng terminal fee. Ano? Ano, 30 pesos. Ilan po? 6 po. 6. Pagbayad ng terminal fee, ito yung terminal ticket, i-scan natin doon sa loob. Ah, ito naman ang pa-function? Ah, gumagana ba ito lahat? Dapat ayaw. Ah, okay na. Akala ko magbubukas siya ng gano'n. Tapos yan, may mga security check din. Lalagay yung gamit nyo dito. Tapos yan, iskan sa loob. Para talaga airport na siya. Yung port nila, maganda. Diba? Galing. For security yan. So, after ng final security, pumunta na tayo sa boarding gate. Ito yung boarding gate lang. Laki yun. May mga upuan na rin, guys. Para talaga airport siya. So, hanapin natin yung boarding gate number natin. So, yung boarding gate number natin, hanapin nyo ay... Diba tayo? Gate number 4. Gate number 4. Uy, grabe. Ang laki niya. Oh. Marami tayong mga upuan na available. Di tayo mahihirapan. Actually, mas marami pang upuan dito kaysa sa Naiya. Oo. Oo nga, di ba? Mas marami dito upuan. Tsaka malawak. Oh. Malaki yung maaliwalas. Bagong-bago pa. Di ba? May mga charging station din dito, pwede kayo mag-charge. Ang dami, may mga dito. Sa dito, meron pa doon. Alam niyo ba guys, dati, hindi ganito yung pagpunta ng Puerto Galera. Parang ordinaryo lang na boat na magsusulat lang ka sa manifest, bibili kayo ng ticket. Tapos walang ganitong klaseng port. Ang tawag dito, seaport. Walang klaseng ganito na parang airport. As in, ordinaryo lang siya na pagpila kayo, nandyan yung boat dun sa dagat, tapos sasakay agad kayo, babayad kayo ng ticket nyo, ganun lang. Pero ngayon, maayos, at least ngayon organized na siya. Thumbs up dito sa Batangas Port, maganda. May isang ko nakapunta ulit dito. Dahil maaga namin at di pa kami kumakain ng breakfast namin, maglulugaw muna kami, lugaw with egg. Yan, binili namin dun sa labas. 50 pesos. Ay, yung ganda naman, Chong. Parang ayokong gamitin. Saan yung lugaw natin? Ininit ni ate kanina eh. Sa ate Hazel, ininit kanina. Bakit? Sa ate Hazel nandun. Yan, yan ang lugaw natin, guys. Oh. Lugaw with egg tayo. Tapos mamaya, pagdating natin sa Puerto Galera, doon tayo mag heavy breakfast. Actually, ano na yan eh. Kasama na yung merienda doon. Yan. Ano oras na ba? Guys, 30 minutes lang daw pagkain. O yan lang laman na ating breakfast ngayon. Itlog lang talaga, tapos plain, tapos bawang lang. Ganun lang siya, sobrang plain. Ito ay 50 pesos. Makakasurvive naman kayo kahit papaano kasi ininit pa naman yung ganyan, o, diba?
okay na yun. At least meron kayong energy. Energize kayo pagtabi nyo ng Puerto Galera. Kumusta yung food nyo? Tabang. Lamanchon. Lamanchon din. Sa ating busog na, kumusta na yung duga ni Hazel? Parang kulang sa ano, laman. True. Tinaan sa bawang. Guys, let's go! It's now boarding. Wala pang 6 a.m. Maaga daw kasi ngayon kasi maraming mga passengers. Pero sana hindi naiiwan yung ano, diba? Yung charger doon. Guys, ready na ba kayo? Yeah, ready na, guys. Go! Wala sa Tita Carla. Let's go! Ready na ba kayo sa beach, guys? So, napaka daming tao ngayon. Ah, dito tayo. Oh, early-early pa, no? Wala pang araw. So, perfect sa... six. Boarding now. This is something that Montenegro is passing up. And dito naman may seat number naman tayo. So from 15A to 15F tayo. A to F. Sorry. Oh. So ito yung loob ng fast crap. Aircon naman siya. Hanapin natin yung seat number natin. Ah, sa lounge, taray. Dito tayo talaga. Dito kami. Ay, taray, lounge. Iba. Hindi mo kinahaya, naka-lounge. Ano tayo? Anin kami dito? Anin. Ay, tara, hindi mo kinahaya. Parang nakakahilo bigla. Nahilo ako ah. Siya na napiling sa past crap. Ang ganda ba? Parang lunch. Pero ang ganda. Maganda. O, picture na. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Guys, andito na tayo sa Balat Airport. At ano oras na ba? 7 a.m. So ang biyahe natin ay 1 hour and 5 minutes daw. Sabi nung driver, na captain, driver, pero captain. Sabi nung driver, captain, 1 hour and 5 minutes. Guys, kamusta yung experience nyo sa pagsakay sa bus ride? Kamusta naman, Jael? Masaya, ang bilis. Ikaw, Shen. Ayun na, sarap matulog. Nakaka-relax. Parang gusto ko na mag-stay doon hanggang lunch. Mag-lunch. So pagkatapos nito, magbabayad tayo ng environmental fee, which is 120 pesos each. Doon yung pila.
Diyan yung pila. Mahaba pa yung pila eh. Outfit check! Lakas mga pag-anon. Hawakan mo lang grado. Laban na laban yan, no? Kaya di yan nakakakita. Nangangapayan. Aesthetic lang. So guys, pag natapos ang booking confirmation daw, magre-register daw sa amazingpuertogalera.com. Ito yung QR code na ginagamit nila. Pero maganda mag-register rin kayo bago ang araw ipago dito para di na kayo mahasa. Tingnan natin. Trip, ano ba? 0935 103 7147 Raymond. R-A-Y A? Oh, yeah. A-Y-M-O-N-D Francisco. Dito ang environmental fee. 120 pesos each. Ano ito? Amazing adventure. Yeah, environmental fee. Thank you. Let's go. Dito? Gusto niyo ba? Mag-breakfast muna tayo. O, magpa-breakfast daw muna tayo. Dala ito yung first agenda. Dito lang pala, malapit lang pagkatapos ng port. Yan. I-vlog mo na rin yung amin, sir. Malapit lang yung... Oo, kalapit lang ng port. At mga gutom to, magaling mag-review to. Kasi mga gutom po yung mga kasama natin, may honest review po tayo mamaya. Diba? Kailangan na pong kumain ng kasama namin, kawawa na po. Gutom na po siya. Pawis na pawis na po siya. Dito tayo sa MXM Food Hub. So kalapit lang siya dito na Bagatero Port. So few minutes na lang. Dito kami sa may food nila. Dito kami mag-breakfast. Sa MXM Food Hub. Tapos sa kanilang mga range ng food nila ay nasa 100. So reasonable na siya. 100 na lang. Meron 85 na lang. Do not make sense. Diba? Oh, all meals are served with 1 cup rice. So, this naman, cream sinigang, 185 only. Ayan ang meal nila. Tapos ito yung for breakfast. Ayan. Guys, ito na yung breakfast natin. Umorder ako ng pork. Pork with egg, with rice. Ano to pork? Ano ba ito? Tapa. Ano mo dahil? Tapos mula ng brewed coffee. Ito, 100 pesos ang ganito. Tapos, 3-in-1 coffee, 30 pesos. Sa kanila, ito ay ham, ay 130 pesos. Ganyan. With egg na rin siya. Tapos may heart na kanin. Kaya hindi kayo dyan. Kaya pa lang yung sa fan hindi, kanya-kanya na lang tayo. Tapos kay Maydel, ganun din. Spam. Ano pa pala kayong ham, no? Spam. Ham talaga. Spam pala. Spam yan. Spam. Wala pa kanila. Yan yung Argentina corned beef. Basta Argentina yun. And breakfast muna tayo. Yung darito, hangin o. Oh. Ano yan? Breakfast by the beach. Sino yung beach? Si Jael. No, I'm not. May palit, ng corned beef. May padahon at onions. Ah, kay Tita Carla ay longganisa. Longganisa. Ano ba yan? Pork ang manado. Ah, manado pala. Kala ko longganisa. Pahingan natin ang kanilang pork. Tapa. Pork tapa. Gusto ko sana beef tapa pero wala. Ito pork tapa tayo ngayon. Ano? Energize sa tayo nito after. Pagkatapos nito, pwede na tayong matulog. Pero mas reasonable talaga yung price dito kaysa doon sa Batangas. Oo. Oh. Kasi doon, pagkatanong ko na sa 150, may 180 nga eh. Ito malahan tayo. Hindi naman masarap, no? Hindi ba? Ito marami namang ulam. So 1 hour lang naman yung biyahe. Ayoko. Hindi mo gusto eh. Hindi mo gusto. Ano kayo? Malaki oh. Mm. Pork tapa.
Ngayon guys, sasakay na tayo ng tricycle. Muna tayo sa ating accommodation sa Lasa Lama. Sa tricycle tayo kasi dalawang tricycle kami kasi aling tayo. Yung tatlo. Dito tayo. Asya kami dito tatlo? Ay, mga tatlo. Pwede pa rin itong anim eh. So yung pamasahin natin ay 150 per trike. So 50 pesos ang isa na. So 50 pesos from Balatero Port. Lagos accommodation dito sa White Beach. Thank you, Koya. Thank you, Koya. So dito na sa accommodation natin sa La Solana by Coco Hotel. So yun, ano? Reception. Hi, good morning. We have booking. Yes, ah. Anim. Ano natin, sir, kasi nagpo-problem ako sa pagkakaroon. Pero ginawan ko siya ng pagkakaroon. Bali, dalawang magbibigay ko sa inyo. One good for four and one good for two. Okay. Kasi yung pagkakaroon ko sa pagkakaroon. Ah, pero mas okay kayo doon, sir, sa dalawang. Wala naman tayo yan. Wala, sir. Good. Kasi, yun lang ang concern namin. Yes, sir. Okay, flexible okay. Naman kami sa ano. Overnight lang naman po ito, sir. Overnight ako. Pero sir, yung paglalagyan ko, kasi po nabook ako today. Okay. Tapos check out sila by 11. Okay lang. Pero kung gusto nyo po, may swimming pool naman. Pwede ako. May swimming. Gusto nyo na mag-swimming. Tapos okay, may waiting area naman po. Ah, sige, okay lang naman sa akin. Tapos, kung gusto nyo po magkakain nyo na beach room, pwede na. Tala. Okay. Sige. Hello. Okay. So guys, saka check-in na tayo. Wala rin family room sa dalawang room pinuha natin. Isang good for four, yes, tapos isang good for two. So double kami magkasama. Okay na rin yan. At least dalawang room kami, dalawang CR. Yun na yung diba? Kasi full po naman na, kasi yung family room po, may nakabupan. Wala naman daw extra charge. Okay. Mga, or mag-o-araw, ano oras yung mga kapalala? Mga, let's say, sir, ang check-out nila is 11. Mga 11. 11.30, sir. 11.10, gano'n. Dali naman yun, yes, yun, yes. Sorry. Ang kumadali eh. Kasi gusto talaga namin matulog. Joke lang. Hindi, pahinga lang, para makagala kami mga. May ano naman po, may electric car, pwede nyo po. Thank you, thank you. May billiards din. Wow, ay, may billiards. Yan, dito guys, may swimming pool din sila dito at waiting area kasi mga 11:30 daw tayo pwede mag-check. Kasi fully booked pa sila. Ano, may swimming pool. So, swimming muna ako guys, char. Oh, may pambata rin pala, yun eh. Ayun ang video. Pwede mag-video ka. Pwede mag-video ka muna. Ginawang ano, team building. Team building. O diba, may swimming pool pa dito. Perfect. Guys, alas ni Webby na. Past 9 na. Ito yung tsura ng White Beach ngayon. Dito sa Galera. Ito ko sa inyo. Ito yung buong stretch ng White Beach. Diyan yung may mga activities. Tapos dito mga kainan na to, dito sa palibon na to. Diba? Laki ng pinagbago ng Galera, no? Tsaka may ganito natin sila, may walkway na, diba? Diba as in wala pa to? Oh. Yan, ito yung nakapunta na ng Galera. Tsaka, Tita Carla, kailan ka nakapunta? Diba? 19 ako? 19? Ako 2006 ata. 2004. Diba mga ano, titas of Manila. Guys, so White Beach. Yan, may mga pwede kayong mag banana boat, mag island hopping. Hindi pa nagrami naman nag-o-offer dito.
2,500 yung inland tour, lahat na tayo. Tapos ito, 2,006 kami sa banana boat. Para meron siya 300 ata per head, depende. Yan, explore lang kami dito. Tapos mamaya babalik kami kasi check-in pa namin na 11:30 a.m. So gala-gala muna tayo dito sa ating first day dito sa Galera. Samahan nyo kami mag-explore dito in 2 days kung ano mayayari sa amin dito. Let's go! Dito kami kakain, iinom, maghaharutan, maglalandian, lahat na. Magdudug show one. Yan. Habang na-enjoy namin ang White Beach dito sa Puerto Galera. Masag na si Guga. Ano yun lang? Oh, ito pa yung busy natin na talagang turista. Ayan, laban na laban. Outfit check! Wow! So, isang stretch din dito ang bilihan ng mga souvenirs, mga t-shirts. Ayan. Malapit lang siya dito. Dati kasi walang ganito. Ang tawag dito, walkway sa beach. Mga ganyan. Cementado na siya. Dati wala. Diretso lang ganito. Pero yan, may lalaharan kayo. Para boardwalk yung ganon. Boy, about 10 years ago, wala mga ganito. Parang bago pa rin lang siya siguro. Ilan taon lang siguro ito tinayo pa. Siguro after pandemic o pre-pandemic, comment down below pag alam nyo. Pero as in, bago pala siya. Bago yung mga structures dito sa Galera. So, every matitas of Manila natin ay souvenir agad. First day pa lang, first few hours pa lang, souvenir agad. O, tinan mo, yan. Ay, 10 pesos? Oo. Oh, laban na yan. Pwede na yan. Oh, no, laban na yan. Oh, di ba? Busy agad sila. Subin niyo agad. Wala pa nagagawa dito. Di ba nakakalangoy? Ganda! Pwede na yan pa subin niyo. Maganda ba yan? Maganda. Ano ba to? Coin purse? Coin purse. Itong pag-apply siya. Pwede na yan pag may mapasalubungan kayong mga loved ones. True. Kung tayo sa mga kapitbahay niyo mga chismosa. Pasalubungan nyo. Kahit yung mga friends mo, yung dati mong friend, inan-friend ka. Pwede na yung mga ganyan. 10 piso lang naman, oh. Pwede na. At libre yung pangalan, di ba? Free. O, di ba? Ang ganda. Parang napapabudol ka na agad, girl. Wala na. Parang pabudol ka na agad. Di ba tayo swimming? Nabili agad souvenir? Ano kailangan souvenir? Ito si Jel. Eh, marami ka ng outfit, bibili ka ulit. Hindi, ang layo pala nung laban na laban. Ano, nakad ako nung nakaano. Oo. Saka ganun lang. Ano yun, bibili ka ulit. Magkano raw yan? 180 lang po. Kahit yung may print, pwede. Tayo eh, pag marami talagang pocket money. Pwede tayong ano, mag-shake muna. Parang may nagagawa naman tayo dito. Yun, may mga white sand castle. Kahapon ba yan? Mamaya kuya, mainit pa. 30? O, pag-picture daw kayo dito, 30. Unlimited ba yan? Ah, sige, sige. Mamaya, tabi ko sa kanila. Dito nila kayo tatumambay. May puno naman dito. Pwede kayo tumambay dito. Under the coconut tree. Ito, may ice crumble. May ice crumble. Yan. Anong play bar? Ha? Fresh talaga? Yes. Anong flavor? Ay, anong flavor? Anong magkano? May 40 po, may 50, may 100. Ah. Oh, 40, 50, 100. Ano top? Mango? Mango. Strawberry. Yung classic. Ha? Yung classic. Ah, classic. Ito yung classic. Sige. Ako, bigyan mo ako na 50. Sige. Kayo ba gusto niyo? Mango po. Ah, mango. Walang ano, hilaw na manga. Tsari. Eme. 40 po. 50 eh. 10 po lang na doon. Nababa ka na, girl. Ayan. Sir, okay lang. Ano yung mga gray, ha? Huwag mo na lagyan sa ko. Ayoko ng ganyan. Ito po. Huwag mo na gagawin. Dagdagan naman lang chocolate. Matutuwa pa ako. O kaya gatas. Wow. Sa inyo, ma'am. Guys, kain muna tayo ng ice crumble. Mango. Mango flavor, 50 pesos na. Grabe na kina ato. White beach. Dapat ang white beach, di ba? Nakita tayo sa may coconut tree. Chill-chill muna tayo. Yung mga kasama natin. Uy, dito kayo.
Ang isang bribo nila, klase. Yung color pink. Ito, mango. Sarap. Kumusta? Sarap. Diyan ka gusto mo? Sige lang. Mangga. Di ba? Gusto ko nga hilaw eh. Para naman lasang ano. Relax na tayo. Para matutulog na lang. Kasi lalakad na naman tayo pababa. Meron ako. Kain na tayo bago tayo. Kasi natutulog na muna tayo. Saan ba binigyan ano kung hindi doon? Alam? Yung bracelet. Doon sa Palawan. 3-5, 3-6. Guys, kumusta na kayo? Kamusta yung una nung dagat dito? How's the weather out here? Malamig ang tubig. Diba? Gusto na namin mag-swimming. Pero maano kayo dito, magpapinig kayo mamaya. Pero ang sarap. Grabe guys. Marang tagal pa rin ginagdagat. Mga 3 months. Then dito sa Philippines kasi parang more than a year na rin dito. Ay hindi. Hindi pala. November pala yung last dagat ko dito. Sa Galera, more than 10 years na ako dito. Ay, pakita ko pala yung sa inyo yung ano, water ng beach dito sa Puerto Galera. May pebbles din siya na banda dito, pero sobrang lino, yan. Tapos pag dito sa taas, syempre, white na yan. White na white yan, sobrang white. Hindi naman siya kapsimpino ng Boracay, pero okay na rin. So kung gusto nyo alternative from Boracay or Palawan at malapit sa Metro Manila, I highly recommend to go here in Puerto Galera. Ngayon, kahit weekend, di naman daw masyadong matao compared nung Holy Week, sabi nung mga taga dito. Kumusta naman ang hair braid nyo? Ay, ang ganda. Perfect. Okay na yun, 100 lang? Yes. 100 yan, sir. Ah, 200. Ano 100? Pagkalahati lang. Ah, tama. 100 isang ganito. Isang instant string pala, 100. Yan. Oh, di ba hindi halata yung sumpa? Magkano yung daw yan? 200. 100 isang strand pala. Ilang strand? isang strand na ganito, di ba? Isang ano. Oo. Okay. Guys, alam niyo ba, alas 10 pa lang, pero sobrang init na. Sobrang tirik na tirik ang araw. Parang pang alas 2 ng hapon. So, babalik na kami ng accommodation namin kahit di pa namin check-in. Dahil magsiswimming muna kami. Sa swimming pool. Ayan. Oh, yan ang mga persons. Lahat na kaganyan. Nasa si Jael. Lapot na, lapot. Lapot. Panay na, tsaka si Marimar. Ayan na, oh. Ah? Ay, tayo nga, dami talagang dami. Wala na, alam nyo kung paano mo na-check. Ay, naka-costume na naman siya. May bago na namang costume. Ano yan, te? Magsiswimming po lang yan, ha? Wala. April, okay, so shout out daw kay April. April, shout out. Okay, 1, 2, 3. Puro naman sa'yo tayo. Ganun talaga, di ba pa nang blablabla? Kaya rin tayo. 1, 2, 3. Hindi authentic pa nang. Masarap, girl. Kaya rin masarap. Oh, baga, oh. Pero di naman talaga. Di naman talaga. Ano ba ito? Sabi niya, ay ito ba? Guys, ninakakaw pala gago. Guys, finally makakapag-check-in na tayo. Kahit ako sa iyong room natin dito. Ah, ito. This is for... 3.4. Ah, sige. Dito kami. Dito kami.
Ata. Pag lumabas kayo, kunin niyo lang yung ang sasya kasi yan ang sasya na pinto. Kaya kunin niyo lang yung sasya. Ah, okay, okay, okay. Sige. Okay, sige. Thank you. May ilaw na ba? Yan. Dalawa kami dito pero pang-apatan yung ano nila. Yes. For good for 3 to 4 persons. May ilaw to? Ay, meron. Meron din dyan. Dyan ka na ba? Gusto mo dito? O, dyan? Okay. Mas malakas ba aircon dito? Ayaw kasi nang may aircon masyado. Sige. Dyan na lang ako. So, yan. May aircon naman siya. Tapos dito may salamin. May TV. Meron tayong, ano to? Ah, cabinet. May table. Check natin yung CR. CR check. Uy, malaki yung CR. Ayan, guys, oh. CR. May bidet rin naman. At may shower. At may cold and hot and cold. Ewan ko kung gumagana yan. Pero malinis, oh. May towel din siyang pre-nubide. Tapos meron siyang toiletries. Ayan, may shampoo at meron soap. Ayan, pahinga muna tayo. Papahinga muna kami kasi mamaya pwede po magla-lunch kami. So, ang check-in kasi dito usually is 1 p.m. Pero check-in kami, early check-in na to 11:30 a.m. kasi maaga kami dapat dito mga 9 a.m. So, after ito magla-lunch tayo. Let's go. Guys, bumalik kami dito sa White Beach area kasi magla-lunch na kami. Maka-check-in na naman kami, nag-freshen up konti. Tapos galap kami makakainin namin. Salo-salo niyo, sinasal. Ang gusto kasi nila ay may rice. Ito naman mga ano, meal na siya, set meal. Inasal. Gusto nyo ba yung mga ganyan? Doon, meron din mo sa kabila. Doon sa kabila nakita natin kanina. Kailan natin? Dito kami sa terminal, barbecue ribs. Kaso, namimili pa kami. Mahaba pala ng pila ka. Ah, ito pila. Ito nga, mahaba pa sa matagal pa. Oo. Grabe talaga guys, ito napaka-init. Sobra, nasusunog ka talaga. Alam mo. Kailangan talaga lumabas kayo dito maaga siguro mga before 9 a.m. tapos hapon mga past 4 or 5 p.m. na. Grabe katangalian ganito oh. Ah, baka magkaroon kayo ng stroke. May stroke, sobrang inip true. Kami kasi kakain na naghahanap kami dito. Dito kasi yung area na marami kainan na yan. Ah, pagod na. Nakakapagod nung totoo. Piling ko sa Chocsugo tayo mapupunta ulit. Basta doon sa Irera yun. Ayun, sinasabi niyo mo, view. Guys, nakapili na kami na aming pagla-lunch dito kami sa Don Leo's restaurant. Ito, ang pinili niyo kami. Group number 2, 1,150. Pero mawag din kami 1 extra rice. Meron na siya ang pusin. Ah, group 2. Nasa yung group 2 dito? Wala sa rin. Ba't yung binigay mo sa akin? Charay! Hindi ako pansit kasi. Hindi ako lang pansit kasi. Pansit kasi. Buma tayong pansit, pansit gisado. Go! Oh, okay. So, yung pansit gisado, 250. Isang pansit gisado. Ito yung menu nila. Pakibasa na lang. Ganyan yung pami nila. Pero nandiyan yung menu na pinili namin. Yung 1,150 may pusit, may kumbang. Yeah, may sumigang lahipon. Ensalada na ano, may iced tea. Ayun. Parang napabadget lang ako mag-island hopping sa sobrang init. Dito lang yan. Ate yun lang daw. Tsaka na lang pag ano. Ayan o. 1,550 tapos may lechong kawali yan, mga ganyan. Pili ko okay naman dito, reasonable naman yung price nila. Yes. Ito pang marami, 8 people. Sinong kinukuha mo, kami ang sarili mo. Ako. Ako yung kausap ko kasi, 8 people. Ay, 8 rice, 1,950. Ah, meron silang? May only rice din sila dito, 200 pesos. Yan. Grilled manok, tapos may mga barbecue din. Yan. Don Leo's Restaurant. Malapit siya sa beach. Actually, lahat naman rito restaurant malapit sa beach. So, ba't hindi? Depende. Ito yung nasa bandang dulo. Malapit na siya dun, no? Sa pinakadulo. Alam mo na ano ba to? Left side, yan.
Guys, nagdadatingan na yung pagkain natin. Haluin natin habang... Ang sisig. Pinibidyohan mo. Oo. Sisig. Ensaladang talong. Inihaw na pusit. Pansit. Gisado. Gisadong pansit. Magkano ito? 270 yun yung pansit. Oh. Wow. Ayan na ang sinigang. Nasaan po yung sinigang? Yusin ko na dito kaya. Meron pa ba? Ano pa yung sasunod? Ah, meron pang sa sinigang na hipon. Tilapia pa. May tilapia pa pala. Hanggang dinner na to, try lang. Isa lang yung rice. Ha? Hindi, wag muna kayo umorder ng rice na madami kasi madali lang naman. Oo, madali sinigang na hipon. Hindi, isa lang rice. Ah, extra rice ang in-order ko. Oo. Oh, oh. Bale 6 pieces. Ang initial plan nila kasi mag-island hopping silang lima. Tapos ngayon nag-change yung plan nila. Pagkakain. Mainit kasi. Tulog na lang. Boylogs, ganun. Yan, kumakain na sila. Tapos guys, ang ganda ng beach. Beach, tapos mahangin. Mainit. Perfect sa puyat at gutom ng mga tao. Ayan, sisig. O, kumusta naman, te? Masarap? Si Gael, bago pa lang. Tingnan mo yung pansi. Gusto ko matry. Lalo na sa gutom na palo na. Tingnan mo na yung pansi. Sarap yung sinigang. Na-try ko na yung sinigang. Oo, di ba? Oo. Para mas mainit pa yung ulo ko doon. Sarili. Char. Ay, parang mga vlogger na pala ito. Food vlog. Sarap. 10 out of 10. Try nga natin. Oh. Gusto ko matitikman yung pansit. Kuha na ako, ha? Tignan ko na. Kabong, diba? Kutamis naman. Ito tayo. Sisig. Kaya natin sisig nila. Kulang sa atin, kulang sa dolo. Oo. Ito gusto ko, pakihiwa. Ayan? Gusto mo narito? Ayoko niya. Ako gusto ko. Diyan yung kahit, hiwain mo na lang kasi marahin. Masarap yan. Hindi kasi yung malasang part. Oo. Masarap yun. Okay ba sisig? Masarap yung sisig. Okay na ba? Lagyan natin ng toyo. Dahil toyo. Mamaya pag ano? Mamaya sisig. And that's it. That's conclude our lunch for today. Grabe. Gutom na gutom. Nasulit naman natin. At medyo... Masarap ba? Masarap. Okay naman. Sulit ba? Sulit naman, sulit. Gusto pa namin mag... Actually, gusto namin matulog. Matulog. Yung gusto namin gawin. Tumatawag na kami ng kama. Matulog yung tapahinga na tayo. Kasi kainita pa, alauna na ngayon, guys. Ayan. Ayan o, may halo-halo, maiskonyal. Gusto ko shake.